Si Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas, ay hindi lamang isang matalinong tao, kundi isang lalaking may malalim na damdamin. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa larangan ng medisina, literatura at politika, ang kanyang puso ay puno ng mga kwento ng pag-ibig na nagbigay kulay sa kanyang buhay. Ang kanyang buhay, bagamat maaga at malungkot na natapos, ay minarkahan ng maraming pag-ibig na nagpapakita ng kanyang mas malambot na panig. Ang mga babaeng kanyang minahal ay nagbigay inspirasyon sa kanyang mga akda at nagbigay ng aliw sa kanyang mga panahon ng kalungkutan. Habang ang kanyang talino at makabayang gawain ay malawakang ipinagdiriwang, ang kanyang mga karanasan sa pag-ibig ay nag-aalok ng sulyap sa taong nasa likod ng bayani. Ang mga babaeng ito ay hindi lamang mga kasintahan kundi mga kaibigan at kasama sa kanyang mga pakikibaka. Ang mga karanasang ito, mula sa mabilis na pagkahumaling hanggang sa nagtagal na relasyon, ay gumanap ng mahalagang papel sa paghubog ng kanyang mga pananaw sa buhay, pag-ibig at pagkawala. Ang bawat isa sa kanila ay nag-iwan ng hindi malilimutang alaala at aral na kanyang dinala sa kanyang mga akta. Ang puso ni Rizal, na puno ng pagmamahal at pananabik, ang nagtulak sa kanya upang maghanap ng kasama sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa kanyang mga paglalakbay, nakilala niya ang iba't ibang kultura at tao, at sa bawat lugar na kanyang pinuntahan, may isang babaeng nagbigay ng inspirasyon sa kanya. Nahanap niya ang aliw sa piling ng mga babaeng bumihag sa kanyang isip at pumukaw sa kanyang kaluluwa. Ang kanilang mga ngiti, mga salita at mga yakap ay nagbigay ng init sa kanyang malamig na mga gabi at nagbigay ng lakas sa kanyang mga laban. Ang bawat relasyon, gaano man kaikli o katagal, ay nag-iwan ng hindi maalis na marka sa kanyang puso na naka-impluensya sa kanyang kaisipan at kilos. Ang kanyang mga liham at tula ay puno ng mga damdaming kanyang naramdaman para sa mga babaeng ito. Sa pamamagitan ng mga karanasang ito, natutunan niya ang mahahalagang aral tungkol sa pag-ibig, pagkawala, pagtanggap at pagpapatuloy. Ang kanyang mga karanasan sa pag-ibig ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa kalikasan ng tao at sa kahalagahan ng pagmamahal. Ang kakayahan ni Rizal na magmahal ng malalim kahit na sa harap ng pagtanggi at dalamhati ay nagsasalita ng malakas tungkol sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga pag-ibig ay nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay at magpatuloy sa kanyang mga adikain. Naunawaan niya na ang pag-ibig sa pinakadalisay nitong anyo ay tungkol sa pagpapahalaga sa mga sandaling pinagsasaluhan, pag-aaral mula sa sakit ng paghihiwalay, at paglabas na mas malakas at mas matalino mula sa bawat karanasan. Ang kanyang mga karanasan sa pag-ibig ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng bawat sandali at sa kahalagahan ng pagyakap sa parehong kagalakan at kalungkutan. Ang kanyang buhay ay nagsisilbing testamento sa transformative power ng pag-ibig at ang kahalagahan ng pagyakap sa parehong kagalakan at kalungkutan nito. Sa bawat pag-ibig na kanyang naranasan, natutunan niya ang kahalagahan ng pagtanggap at pagpapatawad at ang lakas ng loob na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Ang kanyang mga karanasan sa pag-ibig ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa kalikasan ng tao at sa kahalagahan ng pagmamahal. Taong 1877. Isang batang si Jose Rizal, 16 na taong gulang pa lamang, ay nabighani sa alindog ni Segunda Katigbak. Si Segunda, isang kaakit-akit na dalaga na 14 na taong gulang, ay nagtataglay na kabibighaning aura na nakakuha kay Rizal. Ang kanilang mga landas ay nagtagpo sa mataong lungsod ng Maynila, kung saan pinagtagpo sila ng tadhana sa isang pagkikita na mag-iiwan ng pangmatagalang impresyon sa puso ng batang si Rizal. Ang kanilang mga pagkikita ay puno ng mga palihim na sulyap, mahiyain na ngiti, at mga bulong na pag-uusap. Si Rizal, na nabihag ng kagandahan at talino ni Segunda, ay natagpuan ang kanyang sarili na naakit sa kanya na parang gamugamo sa apoy. Nakita niya sa kanya ang isang kaugnay na espiritu, isang taong nagbahagi ng kanyang pagmamahal sa sining, panitikan, at mga intelektwal na hangarin. Ang kanilang mga ibinahaging interes ay bumuo ng isang matibay na pundasyon para sa kanilang umuusbong na pag-ibig na nagpapahintulot sa kanila na kumonekta sa mas malalim na antas. Gayunpaman, ang kanilang namumulaklak na pag-ibig ay hindi nakatadana na magtagal. Si Segunda ay pinangako na sa iba, isang katotohanan na kinailangan tanggapin ni Rizal kahit nalabag sa kanyang kalooban. Ang sakit ng kanilang paghihiwalay ay napakalalim na nag-iwan ng isang puwang sa puso ni Rizal.
Ang maagang karanasang ito sa dalamhati ay nagturo sa kanya ng mapait na katotohanan ng pag-ibig, isang aral na mananatili sa kanya sa buong buhay niya. Nang magsimula si Rizal sa kanyang paglalakbay sa ibang bansa, daladala niya ang mga alaala ng kanyang nawalang pag-ibig, si Segunda. Ang kanyang puso ay puno ng pangarap at pag-asa, ngunit may bahid ng kalungkutan dahil sa mga alaala ng kanyang unang pag-ibig. Gayunpaman ang kanyang puso na laging bukas sa posibilidad ng mga bagong koneksyon ay humantong sa kanya sa iba pang mga akit-akit na kababaihan na mag-iiwan ng marka sa kanyang buhay. Sa bawat bagong lugar na kanyang pinuntahan, nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala ang mga kababaihan na nagbigay ng bagong kulay sa kanyang buhay. Sa mga mataong lungsod ng Europa at sa mapayapang tanawin ng Japan, nakilala ni Rizal ang mga kababaihan mula sa iba't ibang antas ng buhay. Bawat pagkikita ay nagdaragdag ng kakaibang kabata sa kanyang romantikong paglalakbay. Ang kanyang mga karanasan sa mga bansang ito ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa iba't ibang kultura at tradisyon. Ang isa sa mga naturang engkwentro ay kay Consuelo Ortiga y Perez, isang dalagang nakilala niya sa Madrid, Spain. Si Consuelo ay isang babaeng may angking talino at kagandahan na nagbigay ng inspirasyon kay Rizal sa kanyang mga sinulat. Si Consuelo, na may taglay na alindog at kagandahan, ay nakakuha ng atensyon ni Rizal. Ang kanilang mga pag-usap ay puno ng talino at damdamin na nagbigay ng bagong sigla sa kanyang buhay. Nagbahagi sila ng mga matalik na sandali, nagpalitan ng mga tula at nakisali sa mga masiglang talakayan. Ang kanilang mga pag-uusap ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi pati na rin sa mga ideya at adikay na kanilang pinaniniwalaan. Gayunpaman, ang puso ni Rizal na mabigat pa rin sa alaala ni Segunda at nabibigatan ng kanyang lumalaking pangako sa kanyang bayan, ay humadlang sa kanya na ganap na mamuhunan sa isang relasyon kay Consuelo. Ang kanyang mga sulat ay puno ng pag-aalinlangan at pag-iisip tungkol sa kanyang mga responsibilidad sa kanyang bayan. Ang kanyang oras sa Japan ay nagdala sa kanya harap-harapan kay Osei-san, isang magandang babaeng Hapones na nagsilbing kanyang gabay at kasama. Si Osei-san ay nagbigay ng bagong pag-asa at aliw kay Rizal sa kanyang mga oras ng kalungkutan. Ang biyaya, kabaitan at pangunawa ni Osei-san ay lubos na nakaantig kay Rizal. Ang kanilang mga sandali ay puno ng katahimikan at pagninilay-nilay na nagbigay ng bagong perspektibo kay Rizal sa kanyang buhay at mga layunin. Bumuo silang isang malakas na ugnayan na nakahanap ng aliw at pakikisama sa piling ng isa't isa. Ang kanilang mga pag-uusap ay puno ng pag-asa at pangarap para sa hinaharap. Gayunpaman, ang mga pagkakaiba sa kultura at ang pakiramdam ni Rizal ng tungkulin sa kanyang bansa ay nagdulot ng anino sa kanilang relasyon, na sa huli ay humantong sa isang taos-pusong pamamaalam. Ang kanilang paghihiwalay ay puno ng kalungkutan, ngunit may pag-asa na balang araw ay muling magtatagpo ang kanilang mga landas. Sa gitna ng kanyang mga paglalakbay at mga engkwentro, isang pangalan ang nanatiling nakaukit sa puso ni Rizal, si Leonor Rivera. Si Leonor, na kilala sa kanyang kagandahan at talino, ay naging inspirasyon ni Rizal sa maraming aspeto ng kanyang buhay. Ang kanilang kwento ng pag-ibig na tumagal ng mahigit isang dekada ay naging isang kuwentong hinabi sa tela ng kasaysaysayan ng Pilipinas. Sa bawat liham na kanilang ipinadala sa isa't isa, naramdaman nila ang init ng kanilang pagmamahalan kahit na sila'y magkalayo. Si Leonor, pinsan ni Rizal, ang naging object ng kanyang pagmamahal noong kanyang kabataan. Ang kanilang mga sandali ng kasiyahan at pag-asa ay nagbigay ng kulay sa kanilang mga alaala. Ang kanilang ibinahaging lahi at kalapitan ay nagbunsod ng isang malalim na koneksyon na namulaklak sa isang pag-ibig na magtatagal ng panahon at distansya. Ang kanilang mga liham ay puno ng mga pangarap at plano para sa hinaharap. Gayunpaman, ang kanilang relasyon ay naharap sa maraming balakid. Ang mga hadlang na ito ay hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal at sosyal. Ang distansya, mga inaasahan ng lipunan at hindi pagsang-ayon ng pamilya ay sinubok ang lakas ng kanilang ugnayan. Ang mga ito ay nagdulot ng maraming luha at pag-aalinlangan sa kanilang mga puso. Sa kabila ng mga hamong ito, ang kanilang pag-ibig ay nagpatuloy na pinapalakas ng patuloy na daloy ng mga liham na puno ng pananabi, debosyon at mga pangako ng isang magkasamang kinabukasan. Ang bawat liham ay nagiging tulay na nag-ugnay sa kanilang mga puso. Si Rizal, na inspirasyon ni Leonor,
ay binuhos ang kanyang puso sa kanyang mga akda na ginagawang walang kamatayan ang kanyang pag-ibig sa mga pahina ng kanyang mga nobela. Ang kanyang mga sinulat ay naglalaman ng mga damdamin at alaala ng kanilang pagmamahalan. Sa kasama ang palad, ang tadhana ay may ibang plano. Ang kanilang mga pangarap ay unti-unting naglaho sa harap ng mga pagsubok na hindi nila kayang lampasan. Si Leonor, na pinilit ng kanyang pamilya, ay napilitang magpakasal sa isang lalaking hindi niya mahal, na iniwan si Rizal na heartbroken at devastated. Ang kanyang kasal ay nagdulot ng matinding sakit at kalungkutan kay Rizal. Ang balita ng kanyang kasal ay dumurog sa kanya, na iniwan siyang nakikipaglaban sa isang malalim na pakiramdam ng pagkawala at pagkakanulo. Ang kanyang mga pangarap na magkasama sila ni Leonor ay naglaho na parang hula. Ang kanilang kwento ng pag-ibig, na dating isang tanglaw ng pag-asa, ay natapos sa isang masakit na paghihiwalay na nag-iwan ng hindi mapunan na puwang sa buhay ni Rizal. Ang alaala ni Leonor ay nanatiling buhay sa kanyang puso, isang paalala ng isang pag-ibig na hindi nagtagumpay laban sa mga pagsubok ng tadhana.